Hey guys, good morning. So 7 AM na ng umaga, and kanina nalimpungatan ako kasi parang narinig ko na nagsiserve na ng breakfast. So mga bandang alas 6 yun eh. Tapos naamoy ko nga parang ang corned beef yung breakfast na hinain nila. So hindi na ako bumangon kasi kahapon medyo marami-rami yung nakain natin. So siguro mamaya na ako kakain mga hapon o pag-uwi na siguro. So kagabi, siguro mga bandang 12 to 1, medyo maalon. Ngayon kalmado yung dagat, so medyo okay tayo. Siguro magsaserve ulit ng another food kasi meron tayong libreng dalawang pagkain. Libre yun. Tapos sabi, pati tanghalian kasama. Sabi ng truck driver, minsan 11 AM nakakarating na, minsan naman inaabot ng alauna bago makalabas o makarating dun sa Batangas. Kaya nangyayari, nagsiserve ng pangalawang pagkain. Parang ganun. Anyways, 7 AM, so hindi muna ako mabangon. Tulog muna ulit. Pahinga lang tayo kasi 4 oras ulit yung biyahe natin mamaya. Okay. So andito ngayon tayo sa view deck, and parang yung third floor niya is hindi masyadong occupied. So talagang konti lang yung pasahero ngayon, hindi ganun karami. So itong part na to, dito yung mga jumbo-ups. Mambay lang samantala. Nakakuha sa baba, ito yun. Although mainit pag mabay itong oras na. Pero paggabi siguro medyo okay rito. Ewan ko lang kung pinapayagan paggabi ha. Kasi kagabi hindi tayo nakasilip eh. Tapos medyo malakas yung amoy ng gasolina rito. Sobra. Kung hina ka, may hilo ka dun sa amoy. Pero kung lalayo ka ng konti, medyo okay. Hey guys, good morning. So natulog ulit ako after ko mag-update sa inyo kanina. And kakagising lang ulit natin. So it's 11:07 in the morning na. And medyo tingin ko malapit na tayo kasi may mga island na tayo na natatanaw sa paligid. Ayan. Medyo mabagal yung takbo ng barko ngayon. So sinamantala ko lang muna matulog kasi hindi nga tayo nakapagdala ng bonamin. Medyo mahina ako sa mga ganitong klaseng biyahe. So anyways, gaya nung sinabi ko kahapon, no, magbibigay ako ng shoutout sa inyo. And gusto ko lang magpasalamat dun sa ating mga subscribers. Ayan. So yung una natin gustong pasalamatan is si Dodds Channel Motovlog. Isa siyang vlogger from Mindanao. Salamat for subscribing and supporting our channel. Next natin is si Motobolt from Saudi Arabia. Okay. Taga Kalinog, Iloilo siya. And supposedly nga, sabi ko sana dadaanan ko siya, kaya lang wala na tayong time kahapon para makaikot. Esensya na sir, but next time or sa susunod na balik ko, sisiguraduhin ko madadaanan ko yung Kalinog. Okay, next natin si BRC Mark Biyahe Vlogs. Ayan. Salamat Pops for supporting the channel. Next natin si Manalo Panalo. Ayan. Sir, sobrang salamat at saka na-appreciate ko yung iyong mga constructive comment. Tama. Constructive comment. Kasi ano, malaking tulong yan sa channel ko. Lalo na kung nakakapagbigay kayo ng mga feedback na ganito. And maraming salamat din sa pag-subscribe mo. Okay, next natin si Marieta Mendoza. Ayan. So, taga Mindanao si Ma'am Marieta, and salamat din po for subscribing sa channel natin. Actually, plano ko pong makarating din ng Mindanao siguro next year. Kasi yung wife ko, yung family ng wife ko, meron silang bahay doon na gusto kong bisitahin sana. Sama sila. Oh, of course, kasama yung wife ko. And hopefully, tigisa kaming motor. Ayan. Okay, next natin si Lone Rider 59. Salamat sa inyong comment sir, and salamat din sa pag-suporta nyo sa ating channel. Next natin si JC Enriquez Vlogs. Yan sir, Sir JC, thank you po, and pwede na naman kayo makapag long ride, pero siguro kung within Visayas mas madali. Pag kasi sa Manila medyo mahirap po eh. Dahil you know, alam naman natin at the moment medyo sarado pa yung ating mga cities in terms of the protocol na meron. Next natin is si Biyahe Tayo. Biyahe Tayo, salamat bro for visiting my channel. And yeah, madadalaw din ako sa iyo. Actually, parang nakadalaw na ako eh. Next natin is si Rene Penticase Jr. Ayan. So, taga Pasig si Sir Rene, but at the moment,
nasa Taguig siya ngayon. Sir, malapit lang tayo, taga Paranaque lang ako. Ayan. So, salamat po sa pag-subscribe nyo. And actually, yung Pasi, medyo namimiss ko yung lugar na yan. Kasi madalas ako dumaan dyan, lalo na pag umikot ng San Rafael. Tapos pagka papunta, pabalik, Pasi talaga yung dinadaanan ko. Okay, next natin si Sir Pons Del Mundo. Ayan. Sir Pons, salamat po sa inyong pag-subscribe sa channel natin. Tapos darating yung oras mga kapag-ride ka rin ng ganito. And malay nyo, kung sakali, medyo naging okay na yung lahat. Tapos medyo nakapag-announce tayo ng maaga-aga. Standby lang kayo. Baka malay nyo, makasabay kayo sa akin pagka nagbiyahe ako. And next natin si Mission Rider Motovlog. Ayan. Sir, salamat sa pag-follow nyo sa channel natin. And appreciate ko po na nakakapag-comment kayo. And hindi lang isang content yung inyong napanood. Yung iba nakakapag-comment din kayo dun sa ibang content natin. Salamat po. Next natin, si Mr. Orly Kalikot. Ayan sir, taga Iloilo ka din pala. And maraming salamat for subscribing and following our channel. Nakita ko rin na nakakapag-comment kayo sa ibang mga content natin. And na-appreciate ko po yun ng malaki. Next natin si Walwalan Vlog, taga Capiz si sir, and hopefully makabalik tayo ng Capiz, no? Siguro in the near future. And I was hoping na kasama ko nga yung wife ko kasi gusto ko siyang makasamang mag-moto vlog din. Ayan, kaya nasa plano na maibigay ko sa kanya yung isang Vespa, and I'll just get a new Vespa para di isa lang kami. Next natin is si Sir JC Bernal. Ayan, taga Iloilo din siya and plano rin niyang bumalik na gamit yung motor pag uwi ng Iloilo. So sir, ganito gawin mo. Punta ka sa website ng Iloilo government and then try to check kung ano yung mga bago nilang protocol. Kasi for sure, baka mabigla ka or mapadoble ka ng gastos. Kasi yung ibang ginagawa, nagpapaswab bago sila pumunta ng Iloilo. Yung pala, pagdating ng Iloilo, isaswab ka uli. So try to check po para sigurado kasi iba yung protocol nung December or baka nagbago yung protocol from December up to May ngayon at the moment. Yeah. Okay, so next natin si Mr. Pedro Leritania. Mr. Pedro Leritania, yan. Taga US si Sir Pedro, no? So from taga Cleveland yata siya, if I'm not mistaken. And he's using a Honda Goldwing and a Harley Davidson. Grabe, ang ganda ng motor na yun, sir. 1300cc yun. Pangarap ko yan. Although, sa inyo kasi, ang sarap kasi napakahaba talaga ng kali. Sa atin kasi mapuputol eh. Siguro, longest kali na pwede mong isang diretso is 650 kilometers. Or, actually, pwedeng mga 1,000 kilometers pagod po to Bicol o Matnog. Pero, sa inyo kasi sa US, isang diretso, sobrang, alam mo yun, ang sarap-sarap. But anyways, bilib na bilib si sir kasi naka-scooter lang tayo. Pero kaya naman sir, kaya naman. Scooter. Basta ang importante lang, hinto ka ng siguro a few minutes or like 30 minutes, hinto ka para lang makapagpahinga yung motor. Pero hindi naman siya, ano, hindi naman siya umiinit tsaka sumasabog kasi ano naman siya, liquid cooled naman siya. Yeah. Okay, thank you ulit sir. Salamat po. Tapos si Sir John Lorby. Yung barangay niya sa Antique, yung barangay Gua Barbaza Antique, na puntahan or nadaanan natin yung kalye sa kanila. Yan sir, salamat po sa pagsubaybay nyo and natuwa rin ako kasi naging maganda yung attention nyo dun sa kalsada. And syempre yung iba kasi pagka napanood nila tapos parang dinadaanan lang ng mata eh, pero yung kayo po talagang tinignan nyo nung mabuti at napansin nyo na uy, lugar namin to. Yun yung purpose ng vlog natin. Hindi lang ako talaga nagsasalita kasi ayoko masira yung footage and ayoko masira yung buong content. Kasi ilang beses nangyari sa akin na ang dami ko nang sinabi, ang dami kong mga ano, tapos di buong ride namin, ang dami ko nang nasabi. Tapos sira-sira yung footage. Hindi ko ngayon matahi-tahi kasi wala na eh. Wala na yung mga sinabi ko eh. So magiging chapsuy na yung mga salita ko, di ba? So mas mabuti na yung ganito, putol-putol na lang. Tsaka mas may enjoy nyo. Kasi nga para sa akin, ano eh, hindi, kumbaga may sense yung mga sinasabi ko compared sa salita lang ako ng salita. Diba? Okay, thank you Sir John. Salamat sa pag-subscribe mo. Next natin si Sir June Lopez. Ayan, Sir June. Taga Aklan siya, Calibo Aklan. And ngayon, nasa Manila, Las Piñas, Unwok Verabil ako. Ayan. So, nagbigay siya ng number sir, kontakin kita pagdating ko. And siguro after a few days pagdating ko, kontakin kita, bisitahin kita, bigyan natin sticker.
Tapos, salamat nga pala din sa pag-subscribe mo, sir. Kasi, alam niyo, malaking bagay yan kahit pa isa-isa or alam niyo yun, yung suporta na yun kahit nasabihin niyo na ganito kalit pa yung channel natin, malaking bagay talaga yun. Next natin, si Miss Maria Agnes Aguila. Ma'am, salamat po for subscribing to our channel and malaking bagay po na kayo ay tumatangkilik ng maliit na channel gaya ko. Ayan. And next natin, si Sir Lorian Salido. Ayan. Siya po yung ating kasama kahapon, Sir Lorian. So, ang buo niyang pangalan is Lorian Ray Salido. Actually, sarap nung pinadala sa atin ni Sir Lorian kahapon. And I think yun yata yung business nila. So, sana pagka sa susunod na balik natin, salubong tayo sa kanila tapos magdadala ako ng maraming pasalubong sa bahay ng asawa ko. Sarap talaga. And, tsaka kahapon, na-appreciate ko rin talagang sinamahan ako ni Sir Lorian kahapon sa biyahe. And in fact, hinatid niya ako hanggang Hawili. Tapos nung pagdating ng Hawili yun, ako na yun kasi medyo malayo-malayo na sila. Tapos pinakita niya rin sa atin yung longest bridge ng Aklan. Haba. Actually, nakita niyo yun kanina yun. Diba? Next natin si Jonalyn Arundain. Yan. Best palang malakas. Magkape muna sa Sara, sir. Yan. Sayang, sir. Di kita na contact nun, no? Actually, nung Eastern Panay loop natin yata yun. So, nakapag, I think, medyo nadaanan yata natin. I'm not sure, pero medyo litong-lito na ako dun sa mga lugar. Kasi minsan, halos pare-pareho, di ba? Although, sayang, sana naaga-aga ng konti yung pagbasa ko ng mga comment. Para di ba, marami pa naman tayong time sa susunod. Lalo na pag nakalipat na ako ng Iloilo. Next, si Sir Rani Pedutem. So, sir, sorry, hindi ko napasyalan yung Tuburan, Pototan, Iloilo. Or if not, baka nadaanan ko. Pero next time po, babawi ako. Actually, yung Pototan madalas natin madaanan. For the last consecutive vlogs na ginawa natin, I think dumadaan tayo ng Pototan. Although, nasa main road nga lang. Next, si Sir Leonilo Dupay. Ayan, sir, salamat po sa well wishes nyo and salamat din sa pag-subscribe nyo sa ating channel. And then next, si Sir Vincent Gethes. Isipin mo, di ba? Maaalala mo yung katedral na kung saan ka nag-communion. Makikita mo dun sa vlog, nakakatawa, di ba? Salamat, sir. Alam nyo, yung mga ganyang klase ng comment, nakakatawa ng puso kasi alam mo na yung content na ginagawa mo, may say-say sa ibang tao, di ba? So, salamat po na marami. Next natin, si Sir Rogelio Traigo. Yan, si Sir Rogelio po, avid fan din ng ating mga content. Kasi nanonood din siya ng ibang mga content natin. Nag-comment din siya sa atin. And, na-appreciate ko talaga yung mga ganitong klaseng subscriber kasi kahit maliit yung channel, nandyan yung suporta talaga nila. Yan, salamat po, Sir Rogelio. Siguro, pag may chance, yan, makapag-meet up ako dun sa mga subscribers natin, gaya nyo. Next natin, si Black Kubsarat. Si Black Kubsarat is from Saudi Arabia. And nakausap ko rin siya ng ilang beses, kung hindi ako nagkakamali. Siya si Sir Tony. And taga Lapas din siya. Yan, malapit lang sana sa Arot. Dapat dadaan ako sana yung town niya. Yan lang, talagang kinapos na ako sa oras ng Sunday. Kasi parang ayoko na lumabas ng bahay. Gusto ko na lang makita yung anak ko at saka yung asawa ko. Next is si Prince Steve. Yan, Sir Prince Steve, bagong subscriber natin. And from Saudi Arabia din siya. Alam niyo, sir, nakakatuwa, no? Pagka nakikita mo yung lugar mo sa YouTube tapos nasa ibang bansa ka, kahit pa paano, yung lungkot medyo nababawasan ng konti. Siguro yung lungkot na lang ng pakiramdam na sana nandun ka, di ba? Pero yung sana nakita mo, andun yun eh. So, ayan, sir. Konting tiis lang, sir. Makakabalik ka na rito sa Manila. Nga lang, sa ngayon, sana huwag muna kasi medyo matindi pa yung yung mga cases dito. Saka baka mapagastos ka or baka mahirapan ka makabalik ng Saudi Arabia. Yun yung challenge. So, talagang matinding pagtitiis yun. Kung ako nga lang, Manila, Iloilo. Medyo na ako. Hirap na akong tanggapin na malalayo ako sa pamilya ko. Kayo pa kaya? Nasa Saudi pa kayo, di ba? Yung mom ng wife ko, sa Saudi rin ngayon nakabase. And magto 2 years na, hindi pa rin siya makauwi kasi nga, baka maipit. Yeah. Ingat kayo lagi dyan, sir. And I hope na maging okay na lahat para makabalik na kayo ng Pilipinas. Ayan. Next, si Sir Ian Laxi. Ayan. Salamat sa yung pagsubaybay sa ating last content, which is yung Grupo Vespa ride natin or loop ride sa city. Ayan. Salamat, Sir Ian. Ayan. So, yung mga hindi ko nabanggit,
next vlog natin, tatry ko yung banggitin. And just keep on commenting, tapos keep on giving me some advices kung ano yung pwede nating magawa para ma-improve natin yung ating vlog nito. Pero sa akin naman kasi, dalawa yung purpose ko kung bakit ako gumagawa ng mga ganitong vlog. Kasi gaya nga nung sinabi ko dun sa My EDC, gusto ko rin nakikita ng anak ko kung saan ako nagpupunta, saan ako nagmumotor. Kasi as you know, ngayon I'm already turning 38 and yung son ko is 4 years old. So by the time na mag-20 yung anak ko, nasa 58 na ako niyan or turning senior na ako niyan. So at 20 years old, pagka ganyan na yung edad ng mga bata, yung appreciation nila sa mga paligid, sa mga ginagawa, mas ano na, kumbaga, mas malinaw na. Kasi tayo, diba, when we reach the age of 20 years old, parang lahat ng mga adventures nando dun eh. So, gusto ko makita ng anak ko yun, lalo na kung ganun na yung edad ko. Para at least, masabi niya na, oh, si Papa, nung baby pala ako, nakarating na dito. So, yun yung isa sa mga purpose ko kung bakit ako nagbablog ng ganito. Siguro another purpose ko rin is yung ma-share ko sa inyo. Pero sana gawin nyo rin yung ganun na i-record nyo yung mga ginagawa nyo, record nyo yung mga adventures nyo para sa mga anak nyo. Kasi tutularan ng mga anak natin yun. And maganda rin na nakikita nila yun. So sa akin posterity talaga to. Sayang nga kasi yung mga previous adventures ko hindi ko na record and hindi ko na bigyan ng justice, kumbaga. Wala eh. Isa, sayang lang, ang dami kong nagawa dati. Hindi ko man lang na record ng ganito para sa anak ko. Ayan. Okay, so mamaya update na lang ako pagpababa na tayo. See you guys! Hi guys, so malapit na tayong dumating ng Port of Batangas. And at the moment, nasa 12:30 na ng tanghali. Mukhang sakto naman, mga alauna na kayo na tayo. Tapos, ang magpapatagal na lang dito yung pila. Diba? Tapos, isa pa, nasa truck yung motor natin. So, hopefully, maibaba namin kagad para makabiyahin na ako. And hindi ako abuti ng dilim. So, ngayon, medyo mabagal na yung takbo ng ship. And parang nagdadahan-dahan na. In fact, may mga makina yata na pinatay na kasi mararamdaman mo tumahimik bigla. Okay, so kanina nagbigay na rin ng pagkain, so nakakain tayo ng konti. Tapos ayoko masyado ng kumain kasi pagka ganitong biyahe pa uwi, ang hirap, lalo na kung biglang sumakit yung dyan mo, di ba? So yun. So ngayon, moment of truth tayo. Start na yung journey natin sa Manila. And ngayon, nasa kasagsagan pa rin ng pagtaas ng COVID cases sa Manila. Kahit pa paano, nawala yung pag-iisip ko na andun yung family ko, at least sa Iloilo okay sila. But you know, syempre may mismo pa rin sila din, wala kang magawa eh. So yun lang. So mamaya update ko kayo pagpababa na kami. Okay, thank you guys. Yan, so medyo mahaba yung pila kaya siya nagtatagal. Pari namin yung aming truck. So, pwesto na kami sa truck namin. Nasa dulong-dulo kami, wala nga. Mamalaman, huling-huling kami lalabas din. Ito yung truck namin. Ayan. Ayan. So, kasama ko si Kuya John John. Ayan. Okay, so see you later guys.
Ayan, so palabas na kami ng Port of Batangas. Hopefully hindi kami abutin ng truck ban. Kung hindi, gagabihin tayo sa biyahe. And mahirapan ako yung vlog. Okay. And so ibababa namin yung motor ngayon. Ayan, pakita ko lang. Ibaba namin. Wait lang. And ibaba na namin yung motor. Sorry, hindi ko na videohan yung pagbaba namin ng motor kasi apat lang kaming bumuhat. Medyo mahirap kasi mabigat ng best pa. Eh, yung mga kasama ko pa medyo hindi ganun ka lalaki kasing laki natin. So, maayos naman na ibaba. Hindi naman tayo nagasgasan. Tapos, siguro from here, abutin tayo ng mga apat na oras na biyahe. Tapos nasa bahay na tayo. Punta muna tayo sa bahay ng parents ko kasi nandoon lahat yung ibang gamit ko tsaka yung susi nandoon, susi ng bahay. Okay, so ang oras ngayon is 1:34 ng hapon. So nasa 219.8 kilometers yung nabiyahe natin from Haro to Katiklan. Ayan. Okay, so mahabang biyahe ulit to. Tara na. See you guys. So hinto muna tayo dito para kumain ng tanghalian. Kasi kanina yung kinain ko talagang konti lang, hindi ko inubos. So dito tayo kakain sa LPN Banay Banay, Home of Delicious Kalderetang Kambing. Ayan, try natin to. Okay. Kalderetang kambing tayo. Kain muna tayo. Sulit yung kambing dito. Dayuhin ito. Sarap. Halos pareho ng lasa dun sa kinainan natin sa Iloilo. Malasa, malasa. Kain tayo.
Ayan, so tapos na tayo kumain dito sa LBN. And masarap naman yung kambing nila. Medyo mahal lang kasi nasa 180 pesos yung serving. Although maraming laman, pero kung i-compare mo to dun sa mga kinain nating kambingan, medyo mas pricey siya. Pero sulit, masarap, tsaka malasa talaga. Ngayon, located to sa Banay-Banay, Lipa City. So, right after this, San Jose na eh. Kung hindi ako nagkakamali ah. So, dapat masubukan nyo rin, masarap siya. Okay? So, I'll see you guys. Diretso na tayo ng Manila. Thank you.
Hey guys, so nasa Santo Tomas pa lang tayo ngayon. And inabot tayo ng ulan, medyo malakas. Hintayin lang natin tumila ng konti or magbawasan, tapos tuloy ulit tayo ng biyahe. So approximately nasa 267.9 kilometers na inababiyahe natin. Tapos sa 3:24 na ng hapon. Sana lang tumigil na para makadiretso na tayo kasi gagabihin tayo sa daan eh. Ang kalaban naman kasi natin yung traffic. Wala namang problema yung haba kasi nasa mga 50 kilometers away lang naman tayo. Pero yung traffic kasi yung problema. Nasa likod ko yung Santo Tomas marketplace or pamilyang bayan ng Santo Tomas. Yan. Okay. Nasiraan tayo ngayon and flat yung gulong natin, naplatan tayo. Anong lugar po to? Kalamba, ano, Rial, Barangay Rial. Ayan, nasa Kalamba tayo, Barangay Rial. So ayusin ko muna yung gulong ko. Buti na lang kumpleto tayo. Okay. Kumain tayo ng kape, sana. Yeah, you know, bago makarating dito, sana. 12 hours na. Ayos na! Oh, ayan, may kasama ako. Shoutout sa kanilang lahat. Makasama kayo sa vlog ko. Anong lugar to? Safra Motors. So ayan, from Safra Motors, Barangay Rial. Dito sa may Kalamba. Ayan, si Kuya Orene. Ayan, si Kuya Orene. Tapos si Kuya Jong. Tapos? Alfred and? Brian, ayan. Okay. Ayos na, papabomba na lang tayo. Okay, so buti naman na nakapagpahangin tayo kasi sumakto tayo dito sa parang shop ng kotse, no? Pero ako nang nagtumira nung butas, meron tayong dala. Kaya yun yung sinasabi ko, dapat meron kayong mga everyday carry na lalo na yung mga pag nabutasan kayo ng gulong. Yan, so sibat na tayo. And habulin natin na makarating tayo ng bahay nang hindi madilim. Okay. Thank you.
Hey guys, so nandito ngayon tayo sa bahay na and inabot tayo ng mga 317 kilometers. Sakto dun sa estimated na biyahe natin. So it's 5:45 in the afternoon, so tamang-tama lang di tayo inabot ng gabi. Okay, so andito na ako sa bahay. Ayan. Ayun lang, so medyo mahabang biyahe yung nangyari and nakakapagod kasi inulan tayo, naflatan tayo ng gulong, tas halo-halo na, pagod, init, lahat. Tapos yung pagkamiss ko pa sa mag-ina ko. So, ewan ko pa paano tayo matutulog mamaya. Okay, sige, kung nagustuhan niyo yung video na to, please like and subscribe. Huwag niyo kalimutan i-like. Tapos, subscribe na rin kayo. And sana, i-push niyo yung notification bell para at least every time na mag-upload tayo, makita niyo. Okay? Sige. Pagod. Kapoy na. Sige.